Hello guys, welcome back to my channel. Magpapalit tayo ngayon ng 7 inches na car stereo na touchscreen at may kasamang reverse cam. Kakabit natin dito sa ating Toyota Avanza 2018 model. At kung bago pa lang kayo sa channel ko, huwag kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang maging updated kayo sa mga videos ko. Okay, unboxing muna tayo ng ating 7 inches na Android car stereo galing ng Lazada. So, na-ship ito galing ng China hanggang dito sa Mindanao area, Philippines. So, maganda yung pagkabalot, tapos maayos yung box, buo. Ayan, kumpleto yung mga wires, mga sockets, frame, lahat-lahat kumpleto po, kasama na yung bracket para may kabit yung car stereo natin, saka yung reverse cam na may anim na walong LED lights, kasi yung iba apat lang, mahina yung ilaw sa likod pag naka reverse position ka na. Ayan po, marami din mga features ng ating car stereo na to. May kasama na rin siyang GPS, dalawang lagayan ng USB through wires sa likod, tsaka at dahil 7 inches, MP5 Android na touchscreen ang car stereo na to, ay kaya nitong padugtugin ang iba't ibang format ng music, music videos at movies. Pwede rin natin ma-connect ito sa ating wifi at mag-download ng Android application. May 16 pin rin ng ating terminal sa ating car stereo. Kasama na yun sa power, sa memory, sa headlights, at wires ng mga speakers. May nakasulat po na coding yung mga wires, Chinese at saka English. So hindi tayo mahirapan kung saan ikakabit ito dahil may nakasulat na. Kunting paalala lang po, kapag equip ng CAN or communication area network ng ating sasakyan, isasuggest ko pong gagamitin yung RCA connectors upang maiwasan yung signal interference at magkakaroon ng problema ng ating engine. Okay, pasok tayo sa loob. Ayan, yung driver side ng ating Toyota Avanza. At tatanggalin natin dito yung center console, kasama na yung air vent at saka yung car stereo. So madali lang yung tanggalin. Sa demo register. Ito na rin po ang ating car stereo dash frame. Bunutin na po natin dahil naka-clip lang po ito. Kasama na
po yung air vent, dalawa sa taas. Tapos sa baba, alalayan na po natin ng plastic dahil para hindi masisira yung frame. Kasabay na po yung switch ng hazard saka light indicator ng passenger seat belt sa front seat. Okay. Hindi na po natin tatanggalin yung hazard saka indicator, yung wire na lang po sa loob or yung harness ng dalawa. So ito po yung connector, tanggalin lang po natin. Ayan. So ayan, gagamit tayo ng star screwdriver para matanggal natin yung apat na star screw upang matanggal natin yung car stereo. So ayan, yung apat na star screw. So pwede nang bunutin natin yung kanyang car stereo at tatanggalin yung harness dun sa likod. Yan yung sa antena, ng antena niya sa radio. So naka-plug in lang yan. Ayan. Tapos yung kabila, so dalawa yung socket niya sa baba at saka sa taas. Okay, sa taas yung mga wires papuntang speakers at saka baba, sa baba yung mga sa power supply mismo. Yan, yan. So ito yung bagong 7 inches na Android touchscreen na car stereo. Okay. So kailangan ma-set up ng maayos ang paglalagyan ng ating car stereo. So may tatlong option po tayo. Pwedeng gamitin yung lumang bracket niya sa dating car stereo. Pwede rin yung kasama nito sa bago. Pwede rin ano, doon sa mismo sa frame, tapos lagyan lang natin ng tawag nito, silicone. Yung sa akin kasi yung pinaka gamit ko ay yung silicone. Nilalagay ko dito sa frame, yan sa taas. Kasi nakafit ng maayos yung frame niya sa baba at sa taas. Ay, ko lagi ito yun. Ano, magamit ito yung frame-frame, hindi.
ayan yung position niya. Pero kailangan pang ikabit yung mga harness bago ma-position ng maayos yung car stereo. So ayan. Yung wire ng lumang ano car stereo saka yung bago, parehas lang yung coding. So tugtungan lang. Ayan, may nakalagay rin sa gilid kung saan yung kulay papunta. Pero dito sa ating harness ay diretso yung kakabit yung dudugtong lang yung magkapareho ang kulay. Okay? Sa connection naman, maliban sa pagkakabit ang maayos, ay mas magandang lagyan ng soldering. Tapos yung insulator na gagamitin ay yung heat shrink cable tube para maging maayos at safe yung connections natin. At kung first time pang makabitan ng ating sasakyan ng car stereo na ito, maliban sa owner's manual or installation manual or yung tatak or markings ng wires, isa naman ako na rin dito sa video ang pictures mismo ng kulay ng wires at saka yung locations o saan pwedeng ikakabit. Nig the plug niyo mo, ka bright ah. Okay po eh. Sa buwan. Itong original plug. Novelty. Maang money. Ang emo ni ko na nang yun. Story yan nang yun, kapila. Thank you.
karakter nga natin o sa unit na ito ay analog lang po yung antena ng ating car stereo. So yung blue sa harness ay hindi na kailangan. So kailangan natin na i-insulate ito ng hiwalay upang hindi dumikit sa ibang wires. Yung itong pink na wire ay may tatak or markings na reverse or back. Gagamitin natin ito para sa ating reverse camera. Pagkatapos na ma-set up natin yung car stereo ay papunta tayo sa tailgate sa likod upang ma-set up pa rin natin yung reverse cam. So ingat lang po sa pagtanggal sa mga cover para hindi may sira. Okay. Tatanggalin din natin yung tail light sa likod sa bandang driver side upang maikabit natin yung power mismo doon sa ating reverse cam. So kukuha lang tayo ng power doon sa reverse light. So sa ating reverse light, pag nakakambyo ka ng atras ay ilaw yan. So dapat dyan na ikabit. So may positive saka negative terminal yan. So lagyan natin ng maayos na harness or connections para gagana yung ating reverse cam kapag naikambyo natin patras yung shifting lever. Okay?
Okay, bago natin isasara tong frame na to kasama niyong kalestereo, so kailangan pa nating i-insulate yung ibang wires, katulad ng wires papuntang sa reverse, yung pink tsaka yung blue na hindi na ginagamit. Yan. Kasi kailangan lang natin yan kapag may retractable tayo na antenna or digital type na antenna para sa ating car stereo. May lalabas na 12 volts yan kapag nakabukas yung car stereo natin. Okay? So ayan, ready to kabit na ang ating car stereo doon sa ating center frame ng ating dash. Ayan. So unahin sa baba, huwag kalimutan na ikabit yung harness ng hazard saka yung passenger seat belt indicator. Ayan. So papasok lang ulit yung pin mula sa baba niya pataas. Kunting alalay lang po, tapos kailangan masilip ng maayos yung lalagyan ng pin para maikabit ng maayos. Okay, naikabit na. So, susunod natin gagawin dito. Ano pa, i-detail. Buksan natin para maiayos natin ito. So, ayun lang oh. Pag gustong tanggalin, atakin lang yung frame mismo. Tapos gustong ibalik, ayan, tutulak lang. Thank you.
So ayan yung reverse cam po natin. Maayos na. Sa halagang 3,892 kasama na yung shipping at saka yung reverse camera. Okay. Okay, at dito na magtatapos ang ating unboxing at installation ng ating 7 inches Android touchscreen and car stereo MP5. So ayan na po yung ating car stereo touchscreen na 7 inches. Okay, shout out po kay Dr. Ramil B. Aurante. Hi, this is Soy lang at your service. Hanggang sa susunod, huwag kalimutang mag-subscribe.